Isang magandang-magandang araw mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kasalukuyang Parish Priest ng Our Lady of Sorrows sa F.B. Harrison, Pasay, doing all for the gospel. Kasama po natin ang dalawang paring Paulino, si Father Paul Marquez at si Father Albert Garong. Inaanyayahan po namin kayo na sa mga sandaling ito at sa mga susunod pang sandali, tayo po'y pumasok sa diwa ng Kwaresma, diwa ng Semana Santa, na kung saan atin pong sasariwain ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan po ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang misteryo ng cross, ang pasyon ni Kristo na atin din pong sasabayan ng pagpapaliwanag at pagpananalangin tungkol sa kanyang bagong buhay at muling pagkabuhay. Tawag po natin dito ay Paschal Mystery. Ito po ay gagawin natin sa pamagitan po ng matagal ng tradisyon ng simbahan na ginawang popular ni Saint Francis of Assisi, ang Way of the Cross, Via Crucis o Via Dolorosa. Sa taong ito, 2020, patuloy po tayong naghahanda para sa 500 years ng Kristyanismo sa ating bayan. At ang taong ito ang magiging tema po ng ating panalangin at pagninilay sa landas ng krus ay ito, ang landas ng krus bilang daan patungo sa pag-uusap o dialogue. Tayo po'y nagpapasalamat sa kura paroko ng San Agustin Parish dito po sa Tagudin, Ilocos Sur, si Father Cristeto Cortez. Tayo po ngayon ay manalangin. Ama naming mapagmahal, Ama ni Jesus, kung saan nagmumula ang lahat ng panahon, Ikaw ang gumawa ng lahat. At kami po'y nagpapasalamat na kami muli mong pinarating sa isa na namang pagdiriwang ng Kwaresma. Sa taong ito, O Ama, taon ng ekumenismo, taon ng interreligious dialogue, kami iyong pinapaalalahanan na sa gitna ng pagdiriwang ng 500 years ng Christianity sa Pilipinas, ito'y aming ginagawa sa gitna ng kaibahan ng kultura at relihiyon. Kaya't biyayaan mo po kami ng liwanag na unawain ang krus ng iyong banal na anak na si Jesus bilang paaralan ng pag-uusap, paaralan ng ugnayan tungo sa kapayapaan, tungo sa kaayusan at pagkakaisa. Sa pamagitan ng pagiging Church of Dialogue, gawin mong higit na mas matatag ang pananampalataya sa bawat isa sa amin habang aming nirerespeto ang aming pagkakaiba. Luwalhati sa iyo, O Ama, pinagmumulan ng lahat, luwalhati sa iyo, O Jesus, tagapagmagitan ng lahat, at luwalhati sa iyo, Espiritu Santo, pinagmumulan ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Amen. Thank you.
katadam akasken ka. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. The Lord Jesus, on the night in which he was betrayed, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Every time then you eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. The word of the Lord. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa kwentong ito ng huling hapunan ng Panginoon, kung saan niya sinimulan ang sakramento ng banal na Eukaristiya, itinuturo din ng kwentong ito na ang dialogue ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-upo, sabi nga ng mga kabataan, sitting down together. Alam niyo po, ang ganda ng buhay ay nanggagaling sa pagkakaiba. You could just imagine kung ang buhay po ay pare-pareho ang kulay, pare-pareho ang shapes, pare-pareho. Walang excitement, walang joy, sabi nga po nila. Routine and monotony can kill. Kaya siguro, nung ang Panginoong Yesus ay bumuo po ng kanyang unang komunidad, he chose people with different backgrounds. Magkakaiba nga ho yung kanilang mga political views, merong radical, tulad ni Simon the Zealot, no? Kanya-kanya po sila ng pananaw sa relihiyon din siguro. Ngunit sa gitna po ng kaibahang ito, ang Panginoong Yesus, tinuruan niya itong mga alagad papaanong sa kanilang pagkakaiba, they can be together at table. They can sit down and break bread without arguing, without anything but love and respect sa gitna ng kaibahan ng kanila pong mga estado, sa gitna po ng kaibahan ng kanilang political at social at religious views. Sa ganitong paraan, nakuha rin po ni Jesus na umupo sa lamesa kasama ng mga tax collector, mga sinners, mga prostitutes. Para sa kanya, hindi problema ang pagkakaiba. He gave everyone a place at table, a space in his understanding heart. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus, sa banal na Eukaristiya, turuan mo po kami kung paanong umupo sama-sama sa gitna ng aming pagkakaiba. You shared yourself at sinabi mo, "Take and eat, this is my body." Turuan mo kami na higit sa lahat, amin pong maibahagi ang aming pagkatao, ang aming kaibahan,
ang aming differences, ngunit punong-puno ng respeto at pagmamahal sa iba. Lahat pong ito, Panginoong Hesus, sa Eucharistia, samo namin at dalangin. Amen. Lord Jesus, crucified, have mercy on us. Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus went out and made his way, as was his custom, to the Mount of Olives. His disciples accompanied him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you may not be out to the test." He withdrew from them about a stone's throw, then went down on his knees and prayed in these words, "Father, if it is your will, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." In his anguish, he prayed with even greater intensity, and his sweat became like drops of blood falling to the ground. Then he rose from prayer and came to his disciples, only to find them asleep, exhausted with grief. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa ikalawang istasyon, ating nasaksihan kung paanong lumapit ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama sa panahong siya ay nakakaranas ng matinding panghihina at pag-aalinlangan sa kanyang misyon. Tulad ng isang maliit na bata, si Jesus ay tumakbo sa kanyang tatay na sa pamamagitan ng kanyang pagpapapako sa krus at muling pagkabuhay, lahat tayo ay ginawa niyang isang pamilya, magkakapatid sa iisang Ama natin sa langit. Sa dialogo, mahalagang bigyang diin kung bakit natin kailangan makipag-ugnayan sa mga taong taliwas o iba ang paniniwala sa atin. Ito ay sa simpleng kadahilanan na lahat tayo ay pinag-isa ng Panginoong Ama bilang isang pamilya. At siyempre sa pamilya, hindi pwedeng pabayaan na lang ang mga gusot at sama ng loob sa pagitan ng bawat isa. Kung tutuusin, wala ito sa plano ng Diyos. The Lord never willed to have a broken family. Our church, the people of God, broken and separated because of our human sin and weakness. Ganunpaman, puspos ng grasya ang pamilyang ito. With faith and trust in the Lord, we can begin a successful dialogue with others and unite this family once again. Kailangan lamang natin tandaan na iisa ang ating Ama sa langit at atin ding pagtuunan yung mga bagay na madali nating pagkakasunduan. Kadalasan kasi, tayo ay masyadong nakatuon
sa ating mga pagkakaiba, sa mga alitan natin. Kung puro ganito na lang tayo, talagang walang mangyayaring dialogo at walang pagkakaintindihan o kahit paggalang man lang na mabubuo sa bawat isa. Paano na lang ang ating pamilya? Mga kapatid, hindi madali ang dialogue. Maraming beses sa prosesong ito, tayo ay manghihina, mapapagod, at gugustuhin na lamang na sumuko. Pero gaya ni Jesus, tayo ay lumapit sa ating Ama at sa Kanya humugot ng lakas. United with our Father in Heaven, we can fulfill His will and create a family living in harmony and mutual respect. Manalangin tayo. Ama namin, salamat po na tinuring mo kaming iyong mga anak, kasama ni Jesu Kristo na aming kapatid, at binubuklod mo kami bilang isang pamilya. Naway sa pagitan namin ay manaig ang iyong wagas na pag-ibig. Give us humility and patience so we can begin this dialogue and become more like the family you want us to be. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. When day came, the assembly of the elders of the people gathered together, both chief priests and scribes. And they led Jesus away to their council, and they said, "If you are the Christ, tell us." But he said to them, "If I tell you, you will not believe, and if I ask you, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God." And they all said, "Are you the Son of God then?" And he said to them, "You say that I am." And they said, "What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips." Sa atin pong pangatlong istasyon, dinala na si Jesus sa harap ng Sanhedrin, ang pinaka-korte suprema ng mga Hudyo. Hindi po simpleng akusasyon ang ipinaratang kay Jesus, at hindi karaniwang grupo itong nagdala sa kanya sa husgado. Ito po yung kinabibilangan ng 70 or 72 members na tinatawag ng Sanhedrin. Ang nakakagulat po dito, si Jesus at ang mga miyembro ng Sanhedrin, ang haring pari at ang mga eskriba, pareho po sila ng pakay, ang isulong, ang paghahari ng Diyos. Pareho po silang nagsasalita tungkol sa Diyos sa langit. Pero sila po ngayon ay magkasalungat. Hindi po ba sa mga pagtatalo-talo natin ngayon, ganito rin po ang nagaganap. Lahat naman tayo ay naghahangad na mapalapit sa Panginoon, subalit nararanasan din natin ang pagsasalungatan. Kaya hingin po natin sa Panginoon na sana tayong lahat na nagsusulong ng paghahari ng Diyos ay matutong
rumespeto at umunawa sa isa't isa, magkakaiba man ang grupo na ating kinabibilangan. Basta lahat po tayo ay pare-parehong naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kuminsan hindi po natin matanggap ang isa't isa dahil hindi po natin kilala yung grupong kakaiba sa atin. Dahil wala nga po tayong alam tungkol sa kanila. Dahil hindi natin sila kilala. Kaya hindi natin sila marespeto. At dahil hindi natin sila kilala, natatakot tayo. At pangatlo, bukod doon, dahil hindi natin sila katulad. Natatakot tayo sa mga taong hindi natin katulad kung paano magmanalangin at sumunod sa Panginoon. Ang mga Sanhedrin po nakakalungkot sapagkat hindi lamang sila mapanghusga kundi punong-puno na sila ng baluktot na ideya tungkol kay Jesus. Meron na silang sariling maling isipan tungkol sa Panginoong Jesus. Hingin po natin na sana patuloy tayong tumugon sa pagdidialogo. Ito po ang ugnayan ng isip at diwa at naway matuto tayong makinig sa bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo po sana kami na magbigay ng puwang at matutong makinig sa aming mga kapwa Kristiyano. Hindi man sila kabilang sa grupong aming kinabibilangan. Nawa po, O Diyos, matuto kaming gumalang at rumespeto sa isa't isa. Lord Jesus crucified, have mercy. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading coming from the Gospel of Saint Matthew. Pilate asked the crowd, "What am I to do with Jesus, the so-called Messiah?" They all shouted, "Crucify him." He said, "Why? What crime has he committed?" But they shouted louder, "Crucify him." After having Jesus scourged, Pilate delivered him to be crucified. Then the soldiers, weaving a crown out of thorns, fixed it on his head and stuck a reed in his right hand. And then they began to mock him by
dropping to their knees before him and saying, "Hail, King of the Jews." Ito pong kwento ng ikaapat na estasyon ay nagpapakita sa atin sa isa sa mga dangers na hinaharap ng dialogue. At ito po yung tinatawag po natin na violence, karahasan, o terrorism. Iniisip siguro ng gobernador na si Poncio Pilato na kausapin yung mga tao, lalo-lalo na yung mga leader Hudyo. He was trying to initiate a dialogue. Gusto niyang hungkatin at makuha ang tunay na katotohanan ng kwento ni Jesus. Subalit, ibang sagot ang kanyang nakukuha. Walang sagot na maayos kung hindi galit. Galit ng marami sapagkat sila po ay nasulsulan na ng mga leader Hudyo. And what he faced was a violent, terrorist, threatening, unthinking crowd. Kahit po ngayon, sa gitna ng magaganda nating gustong gawin sa pakikipag-usap at dialogue, kadalasan, napakahirap pong makipag-dialogue. Hindi dahil sa differences, kung hindi dahil sa ang utak at ang puso ng marami ay nakulayan na ng karahasan. Kailangan ng dialogue ang kapayapaan. Kailangan ng dialogue ang pagiging kampante ng espiritu. Sana nga, sa gitna po ng ating pagkakaiba, makuha po nating mag-dialogue na walang galit, walang puot, walang terorismo sa atin pong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ikaw po ay hinusgahan ng mga tao na punong-puno ng galit, punong-puno ng terorismo at violence sa kanilang puso. Hindi na mabuksan ang iyong katotohanan. Your truth can no longer shine sapagkat ang mga taong inyong hinarap ay mga taong pinatigas na ng kanilang galit. Their eyes have become fiery with hate. Their hands have closed with clenched fist. Sa gitna po ng pinakamahirap na mga problema, mga problemang pwedeng maging divisive sa amin, turuan mo po kami na mag-usap pa rin ng mapayapa na mayroon pong espasyo ng kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Thank you.
pagsak ko ken ginawa. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When they had finished mocking Jesus, they stripped him of the cloak, dressed him in his own clothes, and led him off to crucify him. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa panahon ngayon, mahirap ang manindigan sa katotohanan. Ang daming fake news at iba pang mga propaganda na nagkakalat dyan para baguhin ang ating isip ayon sa mga adhikain ng mga tao o mga grupo. At hindi rin ito madali dahil maraming mga troll at iba pa mga tao na nais lamang ay manggulo at magsimula ng away. At syempre, nariyan din ang mga taong talagang matigas lang ang ulo at ayaw makinig. Gayunpaman, bilang Kristiyano, malinaw po ang ating katotohanang pinaniniwalaan. Si Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay. At kagaya ni Jesus, minsan ito ay nagiging isang krus na mabigat pasanin. Nagiging dahilan para tayo ay kutsain at awayin ng iba. Pero anuman ang maging kapalit, mahalaga na manindigan tayo sa kung ano ang totoo. Lalo na kung gusto nating makipag-dialog sa ibang tao. Maraming tao ang nag-iisip na ang dialog ay tungkol sa pagkukompromiso ng ating paniniwala. Pero hindi ito totoo. Dialogue is about finding ways to uphold the truth and communicate it in a respectful and thoughtful manner. Ibig sabihin nito, sa dialogue dapat malinaw kung ano ang iyong tinatayuan. Hindi naman kasi hangarin ang dialogue na baguhin ang isip ng iba, na maging saktong pare-pareho ang ating mga pinaniniwalaan. Ang layunin lamang ng dialogue ay magkaroon ng pagkakaintindihan at paggalang sa bawat isa, at mapagyaman natin ang ating sariling mga paniniwala dahil dito. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, habang aming pinagninilayan ang pagpasan mo sa iyong krus, pagtibayan mo rin ang aming paninindigan sa iyo bilang aming katotohanan. Tulungan niyo rin po kaming ibahagi kayo sa iba nang may malasakit at bukas na pag-iisip. Nang sa gayon ay tunay naming maipadama sa aming kapwa ang iyong presensya mula sa amin. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. No, si sa sangit nga may tida, tinalda ang unay, balay ka sa Ket day tarupa maday pinta kanyak day to'y sarmi a mabuyak. We adore you, O Christ, and we bless you.
because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Although Christ Jesus was in the form of God, he did not deem equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him that name which is above every name, that at that name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sa ika-anim na istasyon, bumagsak si Jesus habang pasan-pasan niya ang krus. Kahit na po siya ay anak ng Diyos, iniisip natin na makapangyarihan at malakas, ipinakita po sa atin na hinubad niya ang lahat ng kanyang pagka-Diyos at piniling maging isang tao. At nang maging isang tao ay hinatulan na isang kriminal at pinagbuhat ng krus. At dahil ho sa bigat ng krus na ito, siya ay bumagsak at nabuwal. Sa atin pong sama-samang pagtatangka tungo sa pagdidialogo, pakikinig sa isa't isa, meron din po tayong mga krus na pinapasan. Sa krus po ng pakikipagdialogo, buhat-buhat natin ang hidwaan ng nakaraan. Mga sugat na hindi pa naghihilom, mga masasakit na salita na pinagpalit-palitan. Nariyan pa rin ang pagdududa sa bawat panig. Takot din tayong maunawaan o tanggapin o di kaya dumanas ng karahasan. Tandaan po natin, ang dialogo ni Jesus ay hindi lamang isang gawain, kung hindi para sa kanya, ito ay isang natural na takbo ng buhay o isang lifestyle. Kahit na po siya ay hindi tinatanggap ng mga tao, pilit niyang inaabot sila. Tinatanggap niya lahat ng imbitasyon kahit na alam niyang siya ay minamanmanan lamang ng kanyang mga kritiko. Sa atin pong pagtatrabaho tungo sa pagkakaisa at pagdidialogo, nagkakaroon man po tayo ng mga pagkabigo, tandaan po natin, ito po ang mga okasyon na inaanyayahan tayo ni Jesus na pagkatapos tayong malugmok at madapa, tayo po ay muling babangon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ipinakita mo sa amin na sa sandali na ikaw ay bumagsak habang pasan-pasan ang mabigat na dala mong krus, pinili mo na bumangon muli at patuloy na maglakbay hanggang sa wakas ng iyong tatahaking kalbaryo. Nawa po, bigyan mo kami ng lakas at tibay ng loob na huwag sumuko sa aming sama-sama at patuloy na pagtatangka na kami maging isang bayan mo. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Maisut yang das mo nga may matangak, anak kay lasudan tabang kay mo adak, sanggas at haang. Ket day tarupam, aday pinta kanyak, dahil to'y sarming at mabuyak. Ket marunawin to'y pusok kent ipiksak, ket ang eskun to'y kas mapungsat. Ket ayaw na yen nga nagrigat, di
kastoyakalak amak, ken ka anak ku apu untoy biyag. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Gospel of Saint Mark. A man named Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus, was coming from the fields, and the soldiers pressed him into service to carry the cross of Jesus. Mga kapatid, sa pamagitan po ng kwento ng ikapitong istasyon, ipinapakita sa atin na ang dialogue na gaganap if we are open to opportunities. Gustong-gusto natin na ang buhay po natin ay orderly, maayos, according to plans, may malinaw na plano, may malinaw na patutunguhan, para bang isang script na maayos. Ngunit, hindi ito ang tunay na kwento ng buhay. At ito po ang naganap kay Simon of Cyrene. Dumadaan lamang siya. Ang gusto niya ay makauwi ng mabilis. Nang daanan niya ang prosesyon ni Jesus patungo sa Kalbaryo. Ang tunay na gusto niyang gawin ay magpahinga at sabi nga dito, siguro magkaroon ng bonding kasama yung kanyang mga anak na si Alexander at si Rufus. Subalit, alam niyo po, kahit ang kalikasan nagpapakita sa atin, hindi palaging sunshine. May storms, may spells, may surprises. We have just to make the best of the spaces, the opportunities. Kailangan marunong tayong mag-adjust. At alam niyo po, sa ganitong paraan, maraming dialogue ang nagsisimula sa mga tinatawag natin na unplanned encounters, serendipity ang tawag po nila sa Ingles. At kadalasan itong mga hindi mamplinanong pagkikita, nagsisimula ang pag-uusap, nagsisimula ang pag-aayos, nagsisimula ang reconciliation. Saan mang lugar, anumang panahon. Maaring ang isang tingin, ang isang malit na smile, o isang handshake. Dahil doon, nagkakaroon ng pagbubukas ng Espiritu. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, kung papaanong si Simon binuksan niya ang sarili upang tulungan ka sa iyong krus, sa gitna ng kanyang sariling gustong gawin, let our hearts and our minds also learn to open to the flow of your Spirit. For your Spirit blows where it wills. Let our hearts and minds open to opportunities of encounter and dialogue. Help us, O Lord Jesus, to be sensitive to light moments that can be spaces for us to break barriers, to promote reconciliation and peace, to reach out in human solidarity. Amen. Lord Jesus, crucified, have mercy on us. Oh,
We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke. A great crowd of people followed Jesus, including some women who beat their breasts and lamented over him. Jesus turned to them and said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children. The days are coming when they will say, 'Happy are the sterile, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.' Then they will begin saying to the mountains, 'Fall on us,' and to the hills, 'Cover us.' If they do these things in the green wood, what will happen in the dry?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ikawalong istasyon, ating nasaksihan kung paanong kahit sa gitna ng kalbaryo, hindi nawala sa isip at puso ni Jesus ang kanyang pagiging mahabagin, lalo na sa mga taong hindi pinahahalagahan ng nakararami. Sa mga turo at halimbawa ni Jesus, malinaw niyang pinakita ang malasakit niya sa mga mahihirap, sa mga babae at kabataan, mga dayuhan, mga may sakit, mga makasalanan, the last, the least, and the lost, na madaling isinasantabi ng iba. Dialogue should not just be between the powerful, the policymakers, the rich, and the prominent. Kadalasan kasi, boses lamang nila ang naririnig sa lipunan, kaya ang kapakanan din lamang nila ang napapangalagaan. Pero ang matagumpay na dialogo ay palaging nagsisikap na bigyang boses ang mga tao at mga sektor ng lipunan na hindi natin palaging napapansin. Ang dialogo ay tunay lamang kung bahagi nito ang lahat, kung naitataguyod nito ang nakabubuti para sa lahat at hindi para sa iilan lamang. Bilang mga Kristiyano, tayo dapat ang unang-unang nagpupunta doon sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa ating mga komunidad at simbahan, dapat sila ay napakikinggan at nakapagsasabi ng kanilang mga pangangailangan at mga hinaing, dahil ito mismo ang halimbawa na iniwan sa atin ni Jesus. Manalangin po tayo. Maawaing Panginoon, kami iyong gabayan para kami maging tapat sa iyong halimbawa sa lahat ng oras. Naway maging malawak ang aming pag-iisip at puso nang aming matugunan ang tawag ng mga lubos na nangangailangan sa aming paligid. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel of St. John. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the Place of a Skull,
which is called in Hebrew Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and made four parts, one for each soldier, also his tunic. But the tunic was without seam, woven from top to bottom. So they said to one another, let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ipinako po si Jesus sa krus. Si Jesus na po ang nagpakita sa ating lahat na may pagkakataon sa atin pong pagtatrabaho tungkol sa pagdidialogo, mahantong po tayo sa tahasang rejection o kaya'y di pagtanggap sa atin ng iba. Mismong si Jesus na ang ipinako sa krus. At ito po ang kanyang mensahe sa atin. Huwag sana tayong mawalan ng pag-asa dahil kung ito ay nangyari sa kanya, maaari din itong mangyari sa atin. Kailangan lamang tayong maging handa. Sapagkat palaging may mga tao na hindi makakatanggap ng mensahe na galing sa Panginoon. Ang mensaheng isinulong ni Jesus. Ang mensahe tungkol sa bagong buhay na kanyang ipinakita at ipinangaral. Hindi nila tinanggap si Jesus, pati na ang pag-asang inaalok niya sa tao. Alam niyo, sa mundo, hindi talaga mauubos ang mga taong naninira, mga taong negatibo na ayaw maniwala. Dahil din siguro, minsan meron na silang hindi magandang karanasan. Kaya ayaw na nilang magtiwala. Ayaw na nilang magtangka muli na magtiwala sa kanilang kapwa-tao. Ngunit si Jesus sa krus, patuloy po niyang ilalahad ang kanyang mga palad at magsasabing niyayakap niya ang lahat at naniniwala pa rin siya at umaasa pa rin na maaaring magkaisa ang bayan ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng magandang disposisyon tungkol sa pagbabago ng aming pakikitungo sa isa't isa. Sana po ay huwag kaming mawawala ng pag-asa sa mga panahong kami dumaranas ng kabiguan at sana'y makita namin na bawat pagsubok na dumarating ay isang hamon lamang para patuloy naming hawakan ang pag-asang minsay inalok at inabot sa amin ni Jesus. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke.
one of the criminals hanging in crucifixion blasphemed Jesus. "Aren't you the Messiah? Then save yourself and us." But the other one rebuked him. "Have you no fear of God, seeing that you are under the same sentence? We deserve it, after all. We are only paying the price for what we've done. But this man has done nothing wrong." He then said, "Jesus, remember me when you enter upon your reign." And Jesus replied, "I assure you, this day you will be with me in paradise." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dahil sa malasakit at pagmamahal ni Jesus, marami ang nabago ang buhay. Lahat ng lumapit sa Kanya na may tapat at mabuting hangarin ay napatawad ang kasalanan at nabigyan ng bagong pag-asa. Kahit sa mga huling sandali ng buhay ni Jesus, patuloy siyang naging daan patungong langit para sa isang magnanakaw na nagpakita ng tunay na pananampalataya. Ang dialogue ay isang mabisang paraan para ilapit ang ating kapwa sa Panginoon. Ang pagpapakita na handa tayong makinig at makisama ng may paggalang at kabutiang loob sa kahit sino man ay higit na epektibong pagpapahayag ng Ebanghelyo kesa sa anumang mabulaklak na salita. Maraming tao sa ating paligid na hindi nabibigyan ng pagkakataong magbago dahil agad silang hinuhusgahan ng kanilang kapwa. Hindi ito ang ugali ng Panginoong Jesus, kundi sa kanyang buong pagkatao, binigyan niya tayo ng tunay na halimbawa at modelo ng walang hanggang abag at awa ng ating Ama. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, sa iyong pagpapatawad ng mga makasalanan, kami rin ay iyong tinuturuan na lahat ng aming sasabihin at gagawin ay dapat maging daan patungo sa iyo. Itulad mo ang aming puso at isipan sa iyo, nang sa ganon kami maging instrumento ng iyong kaligtasan sa kahit sino man. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. Tinitipon ni Jesus sa krus ang kanyang pamilya.
si Maria na kanyang ina, ang natatanging naiwan sa kanyang mga kadugo. Ngunit naroon din ang bago niyang pamilya, higit na malawak ang sakop. Magsisimula kay Maria, kasama ang alagad niyang si Juan at ilang mga kababaihan na matapang na sumama kay Jesus hanggang huling sandali, sila ang magiging simula ng simbahan. Sa pakikipagdialogo, sadyang mahalaga na matuto tayong magsimula sa loob ng ating pamilya. Kung maganda at maayos ang samahan at pakikitungo sa pamilya ng mag-anak, ito rin ang maganda at maayos na pakikitungo na madadala natin sa malawak na pamilya, sa ating trabaho, sa ating pamayanan, at sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming yakapin at tanggapin lahat ng mga kapatid namin kahit na hindi kabilang sa aming pananampalataya at gayon din ang mga hindi naniniwala sa iyo. Naway makita namin na lahat kami sa ilalim ng langit ay iisang pamilya lamang. Lord Jesus crucified, have mercy on us. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Luke. It was now around midday, and darkness came over the whole land until mid-afternoon, with an eclipse of the sun. Jesus said, "I am thirsty." They stuck a sponge soaked in wine in some hyssop and raised it to his lips. When Jesus took the wine, he said, "Now it is finished." He uttered a loud cry and said, "Father, into your hands I commend my spirit." After he had said this, he died. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Inalay ng Panginoong Jesus ang kanyang buong sarili sa krus. At sa pamamagitan nito, buong puso niyang pinagkatiwala ang kaligtasan ng sanlibutan sa kanyang Ama. Ganun din, ang pakikipag-dialog ay ang ating pag-aalay ng ating sarili sa plano ng Ama. Hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan ng dialog. Hindi natin sinasabing mabilis itong masusolusyonan ang ating mga problema.
Pero sapat na ang malaman natin na ang dialogue ay ang nagbibigay ng pagkakataon para dumaloy ang grasya ng Diyos sa ating mga pagkakaiba. Ang dialogue ay parang ang pagtatanim ng binhi para umusbong at maging tunay ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Bagamat maraming hadlang at problema ang dapat nating harapin. At gaya ng binhi na kailangan munang mamatay para magbunga, kailangan handa rin tayong mamatay. Mamatay ang ating mga sariling adikain at plano para bigyang daan ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Kung hindi tayo handang ialay ang ating buong sarili sa Panginoon, hindi rin lubusang magbubunga ang anumang dialogue na ating sisimulan. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po at dahil sa inyong sakripisyo, kami ay nabigyan ng bagong buhay. Naway maging handa din kaming ialay ang aming buong sarili sa inyo at sa aming kapwa. Naway huwag naming unahin ang aming mga sarili. Bagkus maging tunay ang aming hangarin na gamitin ng dialogue para itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa ng inyong bayan. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Ngosis na sagit ng may tida, tinalda ang unay balay kasa. Ngay perre ituin dama nagasat haa. Ngay sutian dasmu ngamay matangak anak kay lasudan tabang kay mu adak sanggasat haa. Kanyak dai tuy sarmi a mabuyak ha. Ket maruna wen tuy pusuk ken ripiksak ket anges kun tuy kas mapungsat ha. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave. So he came and took away his body. Nicodemus also, who had at first come to him by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes. They took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb where no one had ever been laid. So because of the Jewish day of preparation, as the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Nang igulong ang malaking bato sa libingan ni Jesus, naghari ang panlabas na katahimikan, ang kapanglawan ng paligid. Ngunit sa kalooban ng mga alagad ni Jesus, na nang iwan sa kanya sa huling sandali, maiisip natin kung paano nag-aalimpuyo ang sari-saring damdamin. Maaaring nasusuklam sila sa kanilang sarili dahil iniwan nila si Jesus o kaya'y nahihiya sila sa kanilang ginawa. Naroon din ang takot, ang pangamba dahil baka sila naman ang susunod na aarestuhin. Si Jesus sa libingan ay nagpapaalala sa atin na mahalaga
ang mga sandali ng pananahimik at pakikinig. Pakikinig sa Diyos, sa kapwa, at sa atin ding sarili. Sa panahon na parang walang nangyayari sa ating mga pagpupunyagi, wala tayong nakikitang bunga, at tila ang nakikita lamang natin ay kabiguan at dulo ng ating pangapagsisikap. Tandaan natin, ito ang panahon ng pananahimik. Pagkatapos nating maharap at pawiin ang mga ingay sa ating sarili at sa ating paligid, nawa ang tinig ng Panginoon ang gumabay sa atin tungo sa tunay na ugnayan at diyalogo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, nawa po'y huwag kaming matakot sa mga panahon ng kabiguan. Kapag wala po kaming marinig na magagandang bungang nangyayari sa kabila ng aming katapatan at mga pagsisikap, nawa po'y patuloy kaming manalig sa iyo na sa kabila ng katahimikan ng libingan, muling babangon ang bagong buhay na inaalok ni Jesus sa aming lahat. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Matangak, anak kay lasudan, tabang kay muadak, sanggasat haam. Kanyak daytoy sarmi a mabuyak ha. Ket marunawen toy puso ken ripiksak ket anges kun toy kas mapungsat ha ha. Kasya kalak amak, ken ka anak ku apu untoy biyag ha. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel of Saint Matthew. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene came with the other Mary to inspect the tomb. Suddenly there was a mighty earthquake as the angel of the Lord descended from the heaven. He came to the stone, rolled it back, and sat on it. Then the angel spoke, addressing the women, "Do not be afraid. I know you are looking for Jesus, the crucified. He is not here. He has been raised exactly as he promised. Go quickly and tell his disciples, he has been raised from the dead." Mga minamahal kong mga kapatid, sa kwento po ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa ikatlong araw, ipinapakita na ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng liwanag, ang kapangyarihan ng kabutihan ay palaging nangingibabaw sa lahat. The power of God and the goodness of God is over everything. Nothing indeed is impossible with God. Ito po yung fundamental principle ng dialogue. Sa gitna ng lahat,
kahit sa gitna ng ating pagkakaiba, kahit sa gitna ng lahat ng naganap sa atin, gaano mang kalalim ang hugot natin sa buhay, there can be breakthroughs for peace and for justice and for coexistence. Ang dialogue po ay ating palaging itinatayo sa ibabaw ng matibay na pag-asa at matibay na pagtitiwala at pananampalataya na ang pagmamahal at kabutihan ay mangingibabaw sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng tinatawag po natin na common humanity. Isang bagong araw ang palaging nagsisimula matapos ang pinakamadilim na gabi. Ang kwento po ng paglikha ng Diyos sa mundo sa aklat ng Genesis ay nagtatapos palagi ng ganito. God saw everything He made, and it was good. Evening came, and morning followed. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ipinako, ngunit muling nabuhay. Hinihiling po namin ang iyong kapangyarihan ay sumaamin. Let us not be negative about life and about peoples. Let us not be afraid and defeatist, sapagkat ikaw, Panginoon, you overcame the world of hate, you overcame the world of violence and death. Sa ilalim ng langit, sa ilalim ng bughaw na langit, ang araw palaging sumisikat pagkatapos ng madilim na gabi, at ang mga huling kataga palagi ay kabutihan at pagmamahal. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Maisut yang dasmu ngamay matangak, anak kay lasudan tabang kay muadak, sanggasat haa. Ket day tarupa maday pinta kanyak, daytoy sarmi a mabuyak ha. Sa atin pong pagtatapos ng daan ng krus, daan ng pagkakaisa at pag-uusap, tayo po'y manalangin sa intensyon ni Pope Francis. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Sorrows, pray for us. Mga kapatid, sa ngalan po ni Father Paul Marquez at ni Father Albert Garong, at sa ngalan po ng buong staff ng St. Paul Audiovisuals, mula po dito sa parokya ng San Agustin sa Tagudin, Ilocos Sur,
Dios ti agnina, Dios ti mangtarabay. Salamat. Ket day tarupam aday pinta kanyak, day to'y sarming at mabuyak. Ket marunawen to'y pusok ken tipiksak, ket anges kun to'y kas mapungsat. Ket ayaunayen nga nagrigat, tikas tuya kalak amak, ken ka anak ku apuun to'y biyag.